Yan, kumakain sila ngayon mga kabagis. And ang update natin, 7 kilos pa rin yung kaya nilang maubos every meal. Magandang hapon, welcome back to my channel. May mga nagsasabi na hindi ko na dapat gamitin ang mga ganitong klaseng feeds like Ultra Pack kasi daw liliit daw yung paliitin daw ng Ultra Pack yung paa ng ating mga alagang baboy. Pero bakit ko nga ba sila ginagamit hanggang ngayon? So explain ko yan ngayong hapon mga kabagis. Just keep on watching. At if this is your first time here in my channel mga kabagis, huwag kalimutan mag-subscribe. And then, like nyo rin itong mga ating mga videos mga kabagis, no? And mag-comment din kayo. So, let's keep on watching. So, yan. Actually, ngayong, ano lang, ngayong 2019 ko lang yan na simulang gamitin yung Ultra Pack. Pero tingnan natin yung paa, kung pinaliit ba talaga ng Ultra Pack ang paa ng ating mga baboy. Okay. Ang explanation kasi dyan mga kabagis, no? Is ganito yan. Kaya ang Ultra Pack is high density yung nakalagay sa kanilang mga feeds na sako, yung sako mismo, ang lagayan ng feeds. High density, meaning to say mga kabagis, talagang palakihin ng Ultra Pack yung ating mga alaga. O paggamitin natin yon sa grower stage, whether we like it or not. So meaning to say, hindi pinaliit yung paa. Kung di, ganun pa rin yung paa. Pero kung napansin ninyo, parang lumiit kasi pinalaki ng Ultra Pack yung katawan ng ating mga baboy. Yun yung pinaka-the best na explanation. Hindi yung paa yung pinaliit, kundi same lang yung paa. Actually, walang nangyari sa paa, kundi pinalaki ng Ultra Pack yung katawan ng ating mga baboy sa mabilisang paraan. Kaya nga high density yung nakalagay. Ang disadvantage lang, kung kaalam ko sa high density, is masyadong ano yung baboy, madaling mapagod. Though malaki sila, mabilis yung pag ano nila, paglaki at pagbigat. Pero mainit masyado yung katawan at madali silang mapagod. Hindi sila pwede sa ano, mga travel na long distance. Tapos minsan may mga nakilala akong mga nag-alaga din ng baboy na pure Ultra Pack talaga, is minsan yung mga baboy nila is nag-stroke, no? Yung sa sobrang init ng katawan. At yun din yung mga disadvantage, kaya palagi silang kailangan may tubig, no? Sa kapag Ultra Pack. Now, nung napansin ko yan na ganyan yung ano ng resulta sa Ultra Pack na high density siya, palakihin niya talaga yung mga alaga natin whether we like it or not, no? So, kaya minimix ko siya sa bimig kasi at least maibsan yung ganung ano arrangement sa ating baboy. Balik tayo, no? So, kumbaga ano natin, minimake sure natin na hindi tayo magkaroon ng ganong klaseng cases na ma-head stroke yung ating mga baboy dahil sobrang init ng katawan, no? Gaya dala ng high density feeds yung pinapakain natin na Ultra Pack. So minimix ko siya sa bimig kasi hindi ganun ang ano din ng bimig. Iba din yung arrangement or ibang pagkakagawa ng bimig na feeds. Kaya yun yung pinaka-best na explanation ko. So ginagamit ko pa rin si Ultra Pack dahil nga doon sa idea na talagang palakihin niya yung mga baboy. And then, itong si Bimig naman, ang ano ko is pabigatin yung aking mga alaga. So, double purpose siya. So, yung Ultra Pack, palakihin niya yung baboy. And then, si Bimig naman is yung pabigatin niya yung ating alaga. So, kaya minimix ko siya. At yun din yung pinakamagandang
ano mga kabagis na paraan na upang sa short period of time maganda yung resulta sa kilo, timbang at laki ng ating mga alaga. So yun ang aking pinakarason, no? So imagine niyo. Yan, imagine niyo sa September 11 pa yan mag 3 months. Ganyan na yung mga katawan nila. So yun yung kagandahan ng minimix mo sa Bimig at saka sa Ultra Pack. Okay, kung wala naman kayong ganung setup sa inyong lugar na walang Ultra Pack, walang Bimig, hanap kayo ng mga feeds na pwede ninyong i-combine, most especially kung ang lugar ninyo is Filmeco lang. Mahal yung Filmeco, ang may kamahalan din yung Filmeco ang per kilo or per sako. So hanap kayo ng ibang feeds na pwede ninyong i-mix. Pero pure feeds pa rin. Yung pagkakasabi ko noon na pure feeds pa rin tayo hanggang mabenta. So in a short period of time, yan yung kagandahan sa mix ko ng Ultra Pack at Bimig. Okay? So yun, alam ko yun na tingin lang natin lang mga kapagis, sa tingin lang natin na parang pinaliit yung paa, kung as is lang ng paa nila, hindi nila pinaliit kundi yung pinalaki yung katawan, pinabilog yung katawan. Kaya kumbaga kung tingnan mo, parang lumiit yung paa, pero ibig sabihin doon is yung katawan yung pinalaki ng Ultra Pack, pinabilog ng Ultra Pack. Okay, so kaya nga napansin ko nung, kasi mayroon ako mga batch mga kabagis na pure feeds Ultra Pack sila, from maliit hanggang grower na Ultra Pack din, pure sila. Tapos yun, madaling madaling hingalin, humihingal kahit pinaliguan mo na, naghihingal, naghahalak. Kumbaga mayroon silang maingay ba, kumbaga tainit, kumbaga feeling, tingin mo na nainitan pa rin sila kahit napaliguan mo na. Dahil pala yun sa sobrang init ng feeds na Ultra Pack. So yun yung effect ng Ultra Pack. Kaya kung pure ka na Ultra Pack, you make sure na palagi mo yung pinaliguan or may pool yung kulungan mo, kasi doon din nila yung kanilang katawan na maibsan yung init sa kanilang katawan. Dahil may pool or may maano sila, makaligo sila anytime. Pero kung wala naman, kailangang basain yan from time to time, mapaliguan dahil nga doon sa init ng kanilang katawan, dahil sa feeds na kinakain. So nung nalaman ko, nung napansin kong ganun, nung nagmix na ako, hindi na ganun na, tingnan mo, napaliguan na yan, hindi na sila kumbaga naghihingal na nainitan. So masarap na yung tulog nila dahil minimix na natin na Ultra Pack at Bimig. So mga nagtatanong, yung Bimig Expert, wala yung grower. Yung Bimig Expert po, walang grower 1, grower 2. Grower lang talaga yan. Then, mayroon silang finisher din. So yung may grower 1, grower 2, yun yung Bimig Premium. Which is yun yung mahal, no? Pero maganda din yun. Ang ginagamit ko is yung Bimig Expert, kasi mas mura yon. Yun yung hinahalo ko sa aking Ultra Pack na feeds. Yun. Yan lang mga kabagis, no? So, I hope na nasagot natin yung tanong natin, bakit nagstay pa rin tayo sa Ultra Pack. Kahit alam naman natin na ganun yung kanyang resulta, pero kaya nga, minimix ko na lang siya. Para at least hindi ganun ka delikado sa baboy. Hindi naman natin alam kailan sila magkaroon ng heat stroke, no? Kasi may raming mga cases na ganun na napakalaki ng baboy, napakatingin mo, napakalulusog. Pero kinabukasan hindi na tumayo kasi nga na-stroke na pala. Sobrang init ng katawan. Yun yung iniiwasan ko kasi hindi
para sa akin, out, hindi na yan kontrolado sa atin eh, kasi pumupunta lang naman tayo sa kulungan kung magpapakain, magpaligo, hindi naman natin tinitingnan yan minuto-minuto, oras-oras. So what if ganun, ina-attacking na pala, hindi mo nakita, so sayang yung pera, malaki na sana eh, wala, namatay lang. So yun yung disadvantage. Alright, so yun, thank you mga kabagis. Yan, kumakain sila ngayon mga kabagis. And ang update natin, 7 kilos pa rin yung kaya nilang maubos every meal. Yan. Yan yung update sa kanilang katawan. Okay. So yan, masasabi kong maganda talaga yung combination ng Ultra Pack at ating ano, Bimig na feeds. Alright po, thank you so much.